Pabasa at pagsasadula ng pasyon ni Hesukristo at prosesyon ng mga imahe ng santo, ilan lang ang mga ito sa mga tradisyon tuwing Semana Santa. Pero anuman ang inyong pinagkakaabalahan sa panahong ito, nagpaalala ang Simbahang Katolika sa tunay na diwa ng Kwaresma. May report si Rida Reyes. Kakaibang pabasa ng pasyon ang ginawa sa Barangay San Roque sa Baaw, Camarines Sur. Ang tradisyonal na pabasa, sinabayan ng pagsasadula. Kompleto rin sa costume at props ang mga nagsipaganap. Ang 78-anyos na leader ng grupo na si Aling Jeronima, 60 taon ng panata ang pagganap sa pabasa. Madalas na mabuti sa kalagayan ng pagkabuhay, ganyan nga. Kahit na may sakit ka, wala na naaalis yung naramdaman. Sa Mugpog, Marinduque naman, umarangkada na ang parada ng mga Moryon. Suot nila ang mga maskara na tinatawag na bulaklakan, habang mga Romanong sundalo o sentuyon ang mga pumarada sa bayan ng Buak, na sinabayan ng tugtog ng kaluta. Ang pagparada ng nakamoryon ay panata ng ilang mga taga Marinduque tuwing Semana Santa at bahagi ng sikat na Moryones Festival. Kung mga nagmomoryon ang binibihisan sa Marinduque, mga century-old na imahe ng santo naman ang binihisan ng mga deboto sa Lapas, Abra. Paghahanda ito sa istasyon general na gagawin sa mga susunod na araw. Bukod sa prosesyong gaganapin, nagsagawa rin ang simbahan ng recollection na dinaluhan ng mga deboto. Ang century-old na Our Lady of Peace Parish sa Abra ay isa sa mga dinarayo ng mga nagbibisita iglesia tuwing Semana Santa. Dinarayo rin ng mga debotong gustong magnilay-nilay ang pindangan ruins sa San Fernando City, La Union. Ito ang kauna-unang simbahan na itinayo ni Fraile Francisco Romero noong 1764. Kadalasan itong pinupuntahan ng mga mag-asawang hindi nagkakaanak at ng mga debotong gustong pumasa sa kanilang pagsusulit. Bato na may nakaukit na mukha ng Birheng Maria. Yan naman ang dinarayo ng mga deboto sa simbahan ng batong Paloay sa Catanduanes. Ayon sa kwento, isang magsasaka ang nakadiskubre ng bato sa isang puno ng kamyas. Hindi nagtagal ay dinarayo na ito ng mga deboto sa paniniwalang isa itong aparisyon ng Birheng Maria. Bagamat pinatayuan na ng kapilya ang lugar, hindi pa rin kinukumpirma ng Simbahang Katolika kung totoo ang sinasabing aparisyon. Sa gitna ng samot-saring aktibidad ng mga bakasyonista, muli namang nagpaalala ang Simbahang Katolika sa tunay na diwa ng Semana Santa. At least yung limited time na yon, once a year, nadama mo na nagbalik loob ka sa Diyos, nagpakumbaba ka, kaya ginawang batas yan ng pamahalaan, ano, na national holidays, ay upang may pagkakataon ng mananampalataya na gunitain ang pagpapakasakit ni Kristo. Sana balikan yung dahilan na yan at hindi yung simpleng bakasyon lang. Rida Reyes, GMA News.